si awit kay husag Panginoon buong sanda inibigan awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan ipayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin din. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkob upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ang Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao. Maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalo niya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sanla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo. Palagay ba ninyo ay mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa.
Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturoang, sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Tumayo po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin, ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng ating linggo, sa 19th na linggo ng karaniwang panahon, naway patuloy po natin mapagnilayan ang pinakamensahe na ibinigay sa atin ngayong linggong ito. Sa akin pong pagninilay, ang isang matingkad no, na salita na dapat nating pagtuunan ng pansin ay yung pagiging responsable. Sabihin nyo nga po, responsable. Tingnan natin po, no? Kailangan natin mas maging responsible sa atin po mga ginagawa, mga kinikilos, mga iniisip, maging yung mga sinasabi natin.
yung pagnilayan ng mabuti. Sabi nga, think before you click. Dahil hindi lang basta yung i-consider mo yung nararamdaman mo, kundi may mga aspeto sa paligid natin, mga buhay na maaapektuhan din. Bagamat karapatan mo yung maging masaya ka, maging maligaya ka, pero hindi natin pwedeng isang tabi na meron tayong dapat na isaalang-alang. At yan ay yung ating ding pagiging responsible. Tingnan natin po. Nung Lunes, ipinakita ni Jesus na hindi pwedeng maging gumawa tayo ng i-justify natin yung ating pong pagsisimba, yung ating pagiging deboto, tapos hindi tayo magiging masunurin sa batas. Kaya nga yung usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis. Sabi po ni Kristo, inutusan niya si Pedro, pumunta ka sa, no, sa laot, umuli ka ng isda, kunin mo ito. Sabi, ibuka mo yung bibig ng isda, may makukuha kang salapi, kunin mo ito at ibayad mo sa buwis nating dalawa. Ang pagiging bahagi ng simbahan ay hindi rin mahihiwalay ang ating obligasyon sa pamahalaan. Hindi rin naman pwede yung pamahalaan lang at wala ka ng pakialam sa utos ni Kristo dahil maging si Kristo sumunod sa pagbabayad ng buwis. Ipinakita niya, no? Hindi, bagamat wala siyang, hindi niya kailangan gawin ito, pero para sa kapakanan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya, ipinakita niya ito ang mas mainam. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Pag hindi kayo nagbago, no, yung patuloy na pagiging matigas ng ulo, yung kagustuhan natin maging independent sa Diyos. Kasi ang isang bata, dependent sa kanyang guardian, sa kanyang magulang. Eh baka, no, kagustuhan natin, minsan po, no, pagbata, gusto na nating patandain. Gusto natin tumanda agad. Pag matanda na, nag-iisip bata naman tayo. Kaya pag nilayan na mabuti. Noong Miyerkules, ang sabi muli ni Jesus, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ang sabi nga po, no? Ang nagpapahalaga sa kanyang sariling, sa kanyang buhay, siya ang mawawalan nito. Pero yung handang mag-alay, magbigay ng buhay, mas marami ang nabubuhay. Mas marami ang nagiging masaya, mas marami kang napapasaya kaysa doon sa gusto mo ikaw lang maging masaya. Nung Webes naman, sabi ni Kristo, gayon din, ito yung paalala niya, no? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Kasi yung tanong na, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Ang sagot ni Kristo, kung pinatatawad ka ng Ama, mapatawad ka din. Dahil kung hindi tayo mapapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So, walang ibang dapat pagbalingan ng sisi sa ating mga nangyayari sa atin, kundi tayo pa rin. Dahil tayo ang nagdidesisyon. Kahapon, tungkol din naman sa pag-aasawa o sa paghihiwalay. Ang sabi ni Kristo, ang sagot niya, dahil sabi ng mga Pariseo, sabi ni Moises, pwede naman gumawa ng kasulatan. Sabi ni Kristo, dahil yan,
sa katigasan ng ulo ninyo. Kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi ganyan sa pasimula. Si Kristo over Moises. Si Moises, tao. Si Kristo, ang Diyos. Ang nagtatag ng sakramento ng kasal, ng pag-aasawa. Kaya pa nag-asawa, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. At ngayon, kaya nga sabi ko, no, meron tayong responsibilidad. Be responsible sa ating mga ikinikilos. Dahil lalo tigit ang naapektuhan ay ang mga bata. Yung mga bata na hindi man directly, pero sa nakikita nila sa atin, sa naririnig sa iyo, napapalayo sila sa simbahan. Napapalayo sila sa Diyos. Kaya nga, mabigat itong responsibilidad natin. Nasabi nga ni Kristo ngayon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan. Alam mo, wala lang kasi hindi mo pinapansin. Hindi nga natin dinadala sa simbahan talaga. At marami sa mga bata, lumalaki na hindi kumikilala sa Diyos. Maraming mga bata, bata pa lang, may depression na. Maka pwedeng akuin mo naman, no? Akuin mo yung responsibilidad na kaya siya nagkaganyan dahil may bahagi ka. Kung hindi man maliit, baka talagang dahil sa iyo. Kaya nagkakagulo-gulo ang damdamin, ang isip ng mga bata na siya namang nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Mahalaga ang mga bata sa Diyos. Sana po, no? Sa pagmumura mo, isipin mo, naririnig ka ng bata. Sa pag-aaway ninyong mag-asawa, isipin ninyo, naririnig kayo ng mga bata. Sa pagsisinungaling mo, tandaan mo, pinaniniwalaan ka ng mga bata. So malaking responsibilidad ang nasa balikat ng bawat isa sa atin. Una yung mga drama-drama na paano naman ako, paano matanda ka na, tumatanda na tayo. No? Huwag tayong tumanda ng paurong, lalo tigit, huwag tayong tumanda na parang bata. Para naman ang sa ganon, kung aalis tayo sa mundong ito, eh, may mukha tayong iaharap sa Diyos na nagampanan natin ang ating mga responsibilidad nung tayo po ay nabubuhay. Pero isang paalala na lang po, kung hindi man tayo, hindi man ikaw, ang maging daan para mailapit o mapalapit ang mga bata sa Diyos, sana po hindi ikaw ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoong, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo
sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang, naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yung mga mahina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, mga special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo inaga at nagtiwala, tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Gusto ba ni Jesus?